raw ang ilang mayor ng Metro Manila na manatili sa General Community Quarantine o GCQ ang kamay nilaan. Pero sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang Pangulo ang magdedesisyon kaugnay nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing papatapos ang buwan, inaabangan ang pagpapalit ng quarantine status sa Metro Manila. Pero sa meeting ng Metro Manila Mayors kagabi, wala raw kumwestiyon sa pananatili ng General Community Quarantine sa NCR sa buwan ng Pebrero. Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano, na pagkasunduan din daw ng Metro Manila Mayors na sumunod sa utos ng Pangulo na huwag munang palabasin ng bahay ang mga batang edad 10 hanggang 14. For now, it was announced that we will be under GCQ until the end of February. I agree that we maintain the GCQ. Pero sa loob naman ng GCQ na yon, we are given authority na yung mga LGUs, paunti-unti magkaroon rin ng konting liberalization sa teritoryo nila batay sa anong kaya namin i-enforce. Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, hindi na natalakay kagabi kung magpapalit ng community quarantine status dahil bago pa man ang pulong ay pabor na ang mga mayor sa pananatili sa GCQ. Mainly ang pinag-usapan is yung paglabas ng bata. Yung GCQ hindi na masyado pinag-usapan kasi parang even before pinopose yung paglabas ng bata, parang accepted na naman ng IATF na GCQ in Metro Manila. Ang tanging gusto lang naman ng mga mayors dito is huwag nang bumalik doon sa mas mahigpit. Kung mananatili sa GCQ, gagawa na lang daw ng mga hakbang ang mga local government para kahit paano'y mabuhay ang ekonomiya sa kani-kanilang mga lugar. In-extend namin yung payment ng business taxes, no? From January 20 to February 28. Walang penalty, walang surcharge, walang interest. Sabi nga ng mga mayors natin, mahal natin, no, ang ekonomiya. That's why we really did yung gradual. Unti-unti ang opening. Pero sabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, wala pang desisyon ng Pangulo kaugnay sa pagpapalit ng community quarantine status. Bago sana tayo mag-anunsyo, bigyan muna natin ng pagkakataon ng presidente magsabi kung ano talaga ang desisyon niya, no? Dahil may mga lugar na bagamat ang rekomendasyon ay GCQ, meron din rekomendasyon na MECQ. Ang Department of Trade and Industry gagawa raw ng mga hakbang para makatulong sa ekonomiya na lubhang apektado ng matagalang community quarantine. Mas magiging agresibo raw sila sa pagpapakalat ng impormasyong pwedeng mag-loan ng walang interes ang mga micro, small at medium enterprises sa DTI. Kumunti raw kasi ang nag-a-avail nito sa pagpasok ng taon. Tutulong din daw sila para magkaroon ng kumpiyansa ang mga Pinoy na lumabas sa kanilang mga tahanan para mamili sa mga mall at iba pang pamilihan. Para magka-confidence, may trabaho sila, may regular income. At para may trabaho sila, kailangan buhay yung kumpanya nila. Yung pag-support natin sa kumpanya, nandun pa din, mga microfinancing loan, mga training. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.